kami nakatira sa Manila, medyo mahal talaga mga anak dito. So, ano-ano ba yung mga ginawa namin para makatipid kami ng husband ko nung buntis ako and after ko mga anak? Hi, mommies! This is Mommy Nikki and welcome back to my channel. So, for this video, I will share with you 15 ways kung paano makalessen or makatipid sa hospital bill natin while we are pregnant and after natin manganak or after giving birth. Kasi syempre, di ba, pagbuntis tayo, masaya tayo kasi meron tayong parating na bagong baby, or if first time mom ka like me, masaya ka kasi magkakaroon ka na finally ng baby. And then, syempre, kasabay niyan is aminin natin yung totoo. Medyo magastos yan pag nagbuntis tayo kasi syempre, yung check-up natin, yung mga gusto nating bilhin for baby, tapos yung alam mo naman dito sa Manila, since dito kami nakatira sa Manila, medyo mahal talaga mga anak dito. So, ano-ano ba yung mga ginawa namin para makatipid kami ng husband ko nung buntis ako and after ko mga anak? If you want... So, let's start! So, number one is check your healthcare benefits or yung mga insurance nyo or HMO, yung mga ganyan. So, ito yung kauna-unahan kong ginawa nung nalaman ko na buntis ako. Isa yan sa mga kauna-unahan na ginawa ko. Syempre, kailangan ko magpa-check up, kailangan, alam mo yun, makatipid na din agad-agad. So, ano-ano yun? If self-employed ka, pwede ka naman na voluntary magkaroon ng ganyan, like yung maxi care, IntelliCare, kung ano tong care pa yan, yun. And then, if dependent ka naman, if wala kang work, like ako ngayon, wala na akong work, dependent ako ng husband ko, so covered niya ako. And then, if naman nag-work ka, ayan, mag-inquire ka sa HR nyo, diretso na, or dun sa HMO na ano nang pina-provide ng company nyo. So maganda 'yon kasi syempre para ma-maximize mo, 'di ba? Kasi kinakaltas 'yan sa sweldo mo and mas maganda ma-maximize mo yung benefits na 'yon. So ang ginawa ko nung nalaman ko na buntis ako, syempre kailangan namin magpa-check up. So kinuha ko yung mga card namin, yung card ko, and nag-inquire ako sinong mga OB yung covered ng maxi care. So, dun ako namili para hindi na ako magbabayad kasi aminin natin, sobrang medyo mas pricey talaga magpa-check up ngayon. Like, ang isang check up is 900. So, diba, ilang beses ka magpapa-check up and sana yung mga ganun na-save mo na lang. So, ayun. So, dapat mina-maxi care natin yung mga ganyang bagay like yung mga IntelliCare, maxi care, ganyan. Yun lang yung mga alam ko eh. Tapos, kasi yun lang yung naririnig ko, tsaka yun lang yung mga dinaanan na, excuse, na HMO ng husband ko. So, pero meron akong friend, ang ginawa, yung kanya kasi, alamin mo yung coverage nung ano, nung healthcare benefits mo, tsaka nung HMO mo. Kasi yung friend ko, hindi to sa akin, kasi dun sa previous work ko, wala naman akong ganito. Ang meron lang ako is yung PhilHealth. Pero yung friend ko kasi, dun sa work niya, tsaka dun sa husband niya, covered lahat. Like, covered yung panganak niya, yung check-up niya, yung mga, I think yung, not sure pala, hindi ko sure yung mga ultrasound niya, pero alam ko, yung buong hospitalization niya, nung nanganak siya, CS, covered yun. Tapos yung check-up niya, yung mga check-up niya, covered din yun nung ano niya, nung HMO nila. So, ayun. Maganda, diba, yung mga HMO na ganun. So, maximize natin yung mga insurance and healthcare benefits. So, number two is do your research. So, mas maganda na mag-inquire ka about mga hospital and maternity packages kung saan mo planong manganak. And then, pwede mo din tanungin yung OB mo kung magkano yung mga packages nila or packages niya and yung mga rates niya, ganyan. And then, syempre, huwag ka mahihiya na pag-usapan or kausapin yung OB mo regarding kung magkano lang yung budget mo pag nanganak ka, para alam niya kung saan kang bagay ng hospital. Kasi syempre, meron namang accredited naman sila sa iba't ibang hospital. So, pwede mong itanong yon kung saan mas okay, saan po ako medyo mas makakales, ganyan. And yun, huwag kang mahihiya kasi syempre, mas maganda na yung upfront ka kaysa pag nandun na. Tsaka, di ba, medyo magkakagulo kayo kasi, ay, mahal po pala, ganyan, ganyan. So, yun. Tapos,
isa pang pag-research is yung magtanong-tanong ka din sa mga kakilala mo. Like ako, nagtanong ako sa mga friends ko, sa mga pinsan ko na nanganak. May pinsan kasi ako na nanganak dito sa Manila, sa Makatimid. And then, meron akong pinsan na nanganak sa province namin, dun sa kung saan ako nanganak. And, ayun. Tapos, ano pa ba yung isa? Pumunta ka din sa hospital kung saan mo planong manganak. Like, ako, pinuntahan ko talaga sila parehas. And nag-research ako about dun sa hospital and sa mga nurses na mga nag-work dun. So, pwede mong makita, ay, ganito pala to, ganito pala yung hospital na to, ganyan. Kasi, syempre, aside from dun sa safety, dapat yung parang, affordability din. Affordability yung i-consider mo. Syempre, ang priority is yung safety mo. And then, next naman is yung kung afford mo ba yung hospital na gusto mo, diba? Kasi, dun tayo sa practical lang and, safe naman. So, number 3 is know what comes with the package. Kasi, syempre, diba, number 2 nga, nag-inquire ka about sa mga hospital and maternity packages. So, number 3, dapat alamin mo kung ano-ano yung mga yon. Kasi, syempre, unang-una, bakit? Para alam mo kung saan pupunta yung pera mo. Para alam mo, ay, dito pala yon, ganyan-ganyan, dito pala mapupunta yung pera ko pag nagpayad ako. Or, dapat din isa pa is, mapaghandaan mo kung ano-ano ba yung wala. Kasi, syempre, para alam mo yon, medyo alam mo kung ano yung mangyayari na para, ay, hindi to covered, ay, hindi ako mabibigyan nito, ganyan-ganyan. And then, wag na wag kang mahihiya to ask for freebies. Kasi, syempre, meron ba yan? Ma'am, kasama na po ba dito yung unan? Kasama na po ba dito yung damit ng baby? Ganyan. Or, may kasama na po bang yung parang kit ng baby? Ganyan. Yun. Alam mo, alamin mo kung may mga ganun ang kasama yung package na kukunin mo. And then, number 4. Prepare mo yung mga necessities. So, ano ba yung mga yon? So, unang-una is yung mga toiletries, alcohol, binder, yan, yung mga ganon. Kumuha ka na kasi malamang i-charge ka yan. Underpads, basin, gamot, yung mga over-the-counter, ganyan. Tapos, yun, diaper nga, ganyan. Ultimo nga yung ano, ginawa ko to kasi ultimo nga yung gloves at saka yung, ano to, yung pang suture na gagamitin sa akin. Gusto ko na din sanang bumili. Kaya nahihiya na ako kasi, syempre, diba, ayun nga, may background ako sa nursing kasi ICU nurse ako tas ER nurse ako before. So, parang sabi ko, bumili na kaya ako nito. Kaya lang, parang nakakahiya naman na iaabot mo pati yun, diba? So, ano-ano yung mga binili ko? Bumili ako ng binder para hindi na nila ako i-charge. Bumili ako ng diaper ko. Or yung mga parang pull-up na diaper. And bumili ako ng mga underpads. Bumili ako alcohol, toiletries ko. Tapos mga tissue, ganyan-ganyan. Para hindi na nila ako i-charge ng mga ganun. So, pati yung mga gloves, ganyan. Pati kasi merong clean and merong clean at saka ano to, sterile gloves. So, meron yung mga sa box is yun yung clean. And then, yung mga nasa solo-solo naman na pack na talagang i-open mo pa isa-isa is yun yung sterile na gloves. So, ayun. Ano pa ba? Oo, mga ganun. Pero hindi ko na ginawa yan kasi syempre nahihiya na ako. Yung mga binder lang, yung mga basic lang, yung mga binili ko. And yung pang suture, hindi ko na ginawa yun. So, ayun. So, number 5 is check your field health. So, kung dependent ka ng husband mo or kung meron kang sarili mong field health, dapat yung monthly contribution is updated and nababayaran siya. So, ano ba yung mga ganon? Covered yan. Covered niya yung normal spontaneous delivery. Covered din. May nabibigay sila sa ganon. And then, meron din sila sa CS. So, I think parang 12 or 7. Hindi ko na sure, pero check nyo dun sa website nila. And then, syempre, mas malaki lang ng konti sa CS kasi mas mahal yon. And then, sa NSD, meron din. So, para maklaim nyo din agad yung yung discount nyo from PhilHealth. And then, dapat, buntis ka pa lang, inaasikaso mo na yan. Like, kung dependent ka, tulad ko, ang ginawa ko nun, yung work ko kasi, nag-resign ako. Tapos ako, dependent, nagpa-dependent na lang ako sa husband ko. And monthly naman, updated yung PhilHealth niya. So, ganun na lang yung ginawa namin para hindi ko na, kasi syempre tumigil yung pagko-contribute ko dun sa monthly contribution, diba?
hindi na ako nagbayad noon kasi nga dependent na ako nung sa husband ko. So ang sinigurado ko na lang is dapat updated yung kanya. And may mga hiningi ako dun sa HR nila. Siya na lang pala yung pinahingi ko para updated kami, para just in case hingin, naka-ready yun sa amin. And then, isa pa palang reminder ko is, yung lahat ng requirements ng PhilHealth ganyan is dapat masubmit mo yun within 60 days after mo manganak. So, para maklaim mo yun, ganyan, yun lang binibigay nilang time frame para makomplete mo yun. Kung hindi, baka hindi mo maklaim yung supposedly makiklaim mo na money from them. So, ayun. So, make sure lang asikasuhin nyo na yan agad para ma-reimburse na kayo ng PhilHealth. Kasi ganun yung ginawa namin. Pagka oras ng pagka-uwi namin, the next day, pinapunta ko na siya agad ng PhilHealth para maasikaso na. Kasi baka makalimutan pa, diba? So, yun, mas maganda. Kasi binibigyan ka lang nila ng parang 2 months yung time frame nila para asikasuhin yung mga requirements at para asikasuhin sa office nila yan. And then, number 6 is share a room. So, okay lang naman to if makikishare ka ng room as long as parehas hindi kayo walang complication sa'yo or walang complication dun sa ka-share mo. Siyempre, diba, ganyan. Pero ito, hindi ko na to nagawa kasi nung nanganak ako, wala naman ding option na mag-share ako sa room kasi parang puro solo-solo lang yung available. And hirap na hirap pa nga kami makakuha ng room. So, ayun. Ganun, wala namang masama if mag-share a room kayo kasi, alam mo yun, for practical reasons lang din, di ba? Wala namang masama sa ganun. Optional to. If gusto mo, why not? Basta make sure lang yung safety, like, walang, make sure na parang isasama ka naman nila. Alam naman ng mga nurses yan kung saan ka nila isasama. Kung siyempre, ang sama-sama is yung mga walang sakit or parang, alam mo yun, alam nila yan, promise, trust me. And then, isa pa is meron namang cortina. So, kung cortina or parang, ano ba yun, yung parang, basta, aside from cortina, meron sila yung parang na-fold na ganun. Yun, parang blinds, parang ganun. Yun, meron namang mga harang na ganun for privacy purposes. So, yun. So, if talaga nagtitipid ka, it's okay na makishare ng room. And then, number 7 is check your hospital bill. Kasi, syempre, kapag binigay na yan sa inyo, katulad ko, ganun na ganun ginawa ko. Sobrang hands-on ko sa mga ganyan. Kasi yung husband ko, I think, titingnan lang niya ganyan. Pero hindi naman niya masyadong naiintindihan yung mga sulat-sulat doon. Kasi nga, syempre, sa medical field yan. So, ako yung nag-check sa ganun. So, naka-itemize naman dun sa hospital bill nyo. So, i-check nyo kung nabigay ba to or ginawa ba talaga to sa inyo. Like, halimbawa, ginamitan ka ng ganito, hindi ka naman, pero ang alam mo, hindi naman, ganyan. So, it's okay na magtanong, basta you ask nicely. Kasi, syempre, nakaka-offend naman na parang, ay, ba't ganito, ganyan. Basta magtatanong lang kayo ng maayos, ganyan. Ma'am, baka po, may nagkaroon lang ng konting error or baka po na-overlook nyo lang, parang hindi po ako gumamit nito or parang hindi po ito naibigay sa amin pero naka-charge po, ganyan. So, okay lang yun. Okay lang na magtanong or ipa-double check nyo yung hospital bill nyo. Number 9 is pay in cash. So, kami, ginawa namin, nagbayad kami ng cash and totoo to kasi naka-discount kami ng I think parang 4,000 or 6,000 na less pa yon kasi aside from nagbayad kami ng cash, parang kinausap namin na tinanong namin sila ahead of time kasi CS naman ako. So tinanong namin if magbabayad ba kami ng cash, may less ba, ganyan. And yon, yung ibang hospital doon sa hospital na kung saan ako nanganak, may ganun. And hindi ko sure kung lahat ng hospital ganun, pero if ano, why not, diba? So, tanongin nyo na lang, if may budget naman talaga kayo, itanong nyo, mas makakaless pa kayo. Kasi, 6,000 is 6,000 or 4,000 is 4,000, diba? Nakatipid ka pa rin nun. Diba? So, number 10 is choose a more reasonably priced hospital. So, ako, ito talaga ginawa ko siya. Kasi, dito ako nagpapa-check up nung buong, hindi naman pala, siguro mga 8 months ko, yung mga buong 8 months ko, dito ako nagpapa-check up sa Makati Med. Kaya lang, syempre, nagkaroon kami ng pag-uusap ng husband ko and may background nga ako sa nursing. So, sabi ko, parang ayoko manganak dyan.
sabi ko. Kasi syempre, alam ko yung magkano, nag-research ako, ganyan, nagtanong ako. And parang sabi ko, parang hindi naman ako kailangan manganak dyan kung manganak ako. Parang, there's no need. Kasi unang-una, bakit? Kung alam mo naman na yung ibibigay sa'yo sa hospital na to, is almost the same sa isang hospital na alam mo na mas makakamura ka or makakatipid ka, dun ka na. Like ako, ganun yung ginawa ko. Umuwi na lang ako ng province namin, kaming dalawa actually, yung husband ko. And then sabi ko, dun na lang ako manganak. So, una, maalaga din naman yung mga nurses dun. Parehas lang din naman ng facilities or siguro may konting difference, pero I don't mind kasi alam ko naman na kaya naman mag-deliver ng tama if normal ako, if CS ganun din, parehas lang din yan. So sa skills naman, hindi din naman kung ano yung alam ng doctor dito sa Manila, most likely ganun din yung alam ng doctor dun sa province. So ayun, ganun, kinonvince ko talaga yung husband ko, nasabi ko hindi naman ako operahan sa utak, parang dyan mo ko, alam mo yun, kumbaga hindi nila specialty yan eh. I mean, alam din niya ng mga OB dun sa province namin. So yun, kinonvince ko siya talaga na ganun. And wag niyong i-consider na halimbawa hindi porke maganda yung room is or maganda yung place is yun yung pagbabasehan nyo. Ang una nyong i-consider is yung safety and kung yung practice, alam ba talaga nila ganyan. Yun yung talaga nasa priority ko. And wala namang masama kung maging practical ka sa mga gantong bagay kasi 'di ba? Ang laking pera, like ako, CS ako pero magkano lang yung nabayaran namin, less than 80. Pero dito kung dito ako nanganak sa Makati, med siguro mga 250 to 350 yung nagastos ko kasi emergency CS yun eh. So 'di ba? Imagine yung difference, sayang yung perang lalabas kung ganun lang din. Alam ko namang ma-deliver din ng tama yung baby ko. So, ayun. So, diba, kung meron hospital na nag-offer ng gantong price na okay lang na, alam mo yun, medyo mas makakaless ka, and so, hindi pala medyo makakaless ka, and sobrang makakatipid ka talaga, go for it. Talagang go. So, if ever naman nasa plano mo mga anak sa government hospital, why not? Kasi yung mga nasa government hospital naman, marunong din sila magpaanak. There's walang problema sa ganun. Like ako, galing ako sa government hospital, okay naman magpaanak doon. Yun nga lang, medyo talagang siksikan, ganyan, or medyo hindi ka parang VIP, ganyan. Pero at least, mapapanganak mo pa rin ng maayos yung baby mo, diba? So, yun. So, number 11 is switch rooms. So, bakit ko sinabing switch rooms? Kasi unang-una, ganito yan. Pag nagpunta ka agad sa mahal na room, pagpasok mo sa delivery room or dun sa parang sa OR, ganyan, ganun yung charge nila. So, mas maganda, dun ka na muna sa medyo murang room para pag-charge ka ng lahat. Kasi lahat ng ang pagbabasihan kasi nila palagi is yung room rate mo pagpasok mo pa lang. Yun yung ganun yung alam ko. Kasi syempre nag-check kami ng yan, chine-check ako na talaga. Nag-check kami ng hospital bill, ganyan. And chine-charge ng hospital ang isang pasyente base dun sa room niya. So dun ka muna sa murang room and then after mo manganak, like halimbawa, after mo manganak, tsaka ka na lang lumipat kasi yun yung pagbabasihan mo sa OR, sa delivery room, or sa mga doktor, ganyan. Yun yung pagbabasihan nila sa'yo, yung room rate mo. So, number 12 is time your stay. So, ano ibig sabihin ko nun? I-estimate mo lang kung kailan ka kailangan magpa-admit na sa hospital. Like, halimbawa, may dun sa admission order, dun sa admitting order mo, sabi ng doktor mo, pag gantong CM na pa-admit ka na. Pero gusto mo, halimbawa, 1 cm pa lang pa-admit ka na. Diyan, hindi ka makakatipid kasi matcha-charge ka kaagad. So, halimbawa, 24 hours ka nag-labor or 48 hours ka nag-labor, diba? Matcha-charge ka kaagad. So, alam naman nila kung kailan malapit ka na manganak and dun ka na lang pa-admit pag talagang malapit ka na manganak. And, ang isa pa naman is, halimbawa, itanong mo talaga sa, halimbawa, ito pag mga CS na, ganyan. Kasi ako, emergency CS eh. So, halimbawa, scheduled CS ka, alamin mo kung sa doctor mo kung kailan talaga yung kung kailan ka talaga gagawin or ooperahan. Para halimbawa, if ang oras mo naman is
gabi pa, mag-check-in ka or mag-check-in, magpa-admit ka umaga, wag the next day. Or pwede rin naman, if nagkakaagawan ng kwarto, pwede din yun. Pero yun nga, hindi ka makakatipid. Pero if okay naman, pwedeng kung gabi ka operahan, pa-admit ka na lang ng umaga, wag the night before. Kasi syempre, ano na yun, charge na yun eh. So, ayun. So, number 13 is talk and haggle lightly with your OB. Kasi syempre, kailangan natin maging upfront sa OB natin kung magkano lang talagang gagastusin natin. So, sabi mo, Doc, baka naman medyo makakalas tayo dyan kasi ganito lang yung budget namin, ganito lang po yung gusto namin sana magastos pag nanganak ako, ganyan. Pero ito is, huwag mo naman sobrang, alam mo yun, tatawaran na kasi syempre, practice nila yan. Pinaghirapan nila yan. Pero, there's no harm in trying, lalo na close naman kayo ng doctor mo. So, yun, wala naman masama dun. Pero, syempre, makipag-haggle ka or makipag-usap ka ng, yung kumbaga, reasonable naman. Wag naman halimbawa, 40, tapos gusto mo 10,000 na lang. Mahirap naman yun. Di ba? Parang, ano, kausapin mo lang ng maayos. For sure, yung mga mababait naman na OB, nagbibigay sila ng discount. So, number 14 is pumili ka ng laboratory tsaka yung kung saan ka magpapa-ultrasound na medyo mas mura ang rates nila. Kasi hindi pare-parehas or hindi uniform yung rates nila. Like ako, nagpunta ako sa HP kasi syempre medyo mas less doon. Tapos, meron din sa yung mga laboratory sa tabi ng hospitals doon, mas safe din doon. Pero make sure na i-accredit sila or parang tatanggapin sila ng OB mo. Like, tatanungin mo, Doc, okay lang ba pag sa ganitong laboratory ako nagpagawa? Or, Doc, okay lang ba pag sa ganito ako dito ako nagpa-ultrasound? Ganyan. Or pag halimbawa, doon yung mga OB na iba, ang ginagawa nila, sa, like sa Makati Med, meron mga OB dyan na parang meron nag-ultrasound sila. So, outside the hospital ka na nilang i-ultrasound, hindi mismo sa hospital. And makakatipid ka doon kasi mas mura sa kanila. Number 15 is, ang pinaka-importante is, save money and always be prepared. Kasi syempre, kung ano't ano man, dapat talaga nagtitipid tayo and may inipon tayo na pera pag oras na ng mga anak tayo. Kasi syempre, 9 months yan. So, 9 months kang may oras mag-ipon. And syempre, kung planado mo naman talaga yung pagbubuntis mo, dapat ahead of time, nakapagtabi ka na or bago nyo pa yung ginawa, may mga nakatabi na kayong savings para dyan, para in case magbuntis ka or ayun nga, magbuntis ka, meron kayong magagamit na pera. And if ever may mga emergency, meron pa rin kayong magagamit na pera na alam mo yun, hindi talagang, kumbaga hindi kayo mahihirapan na, ito pang emergency fund naman natin yan, okay lang yan, gamitin natin pag ganitong mga bagay. And isa pa, avoid muna yung mga kain-kain sa labas or mga bili-bili na kung ano-ano na hindi naman kailangan. And ano pa ba? Gagawa ko ng ibang tips like kung ano yung mga dapat hindi nyo nang bilhin or alam mo yun, hindi naman kailangan na huwag nyo na talagang bilhin. Alam mo yun. And gagawa ko sila ng separate video for that. So, ayun, yun yung mga 15 ways kung paano ka makakatipid habang buntis ka and after mong manganak. So, I hope you find this video helpful. If you find this helpful, please subscribe to my channel and please don't forget to click the notification bell para updated ka every time I upload. Again, this is Mommy Nikki and see you on my next video. Bye!